Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay nakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay nakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang inalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dang Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dahilain. Ngalan niya ay dahilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami ay iyong patawarin dahil siya ay kinulugdang kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, ang matatanda ng Israel at ang mga pinuno ng maangkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanang tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanang tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanang tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kabanang tipan at ang mga kapasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato
ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan. Sa bukit ng Haar na minasumpungan ang aming sinabi. Ang templo ng poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Oong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, poon, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Oong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok ng mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila nabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. At ang lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang pagmamansin sa araw na ito ng pagdiriwang natin
ay ang ating santong kalakbay, si Santa Agata. Sino po ba si Santa Agata? Siya ho ay isang dalaga at martir na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa Panginoon. Sa katanayan nga, siya ay nangako sa, nagkaroon ng pangako sa Panginoon dahil sa matinding pagmamahal niya dito na hindi siya mag-aasawa. Pero ho, may isang lalaki na naghahangad sa kanya. At ayaw niya sirain yung pangako niya sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng lalaking naghahangad sa kanya, ipinabilanggo, pinahirapan para umurong siya sa pangako niya sa Panginoon at piliin naman siya. Pero para kay Santa Agata, mas mahalaga sa kanya ang pangako niya sa Panginoon na maging dalisay sa harapan ng Panginoon. At tiniis niya ang lahat ng paghihirap at pinagdasal niya sa Panginoon na bigyan siya ng lakas ng loob at tapang na harapin ang bawat pagsubok, tiisin ang bawat paghihirap at magbigay karangalan sa Panginoon. Maganda mapulot natin at makita natin kay Santa Agata na sa kabila ng paghihirap, ang hiningi niya, bigyan siya ng lakas. Bigyan ng lakas para harapin. Bigyan ng lakas ng loob para magpatuloy at magpursige. Kahit sa kabila ng hirap, pagdurusa, hindi niya hiniling na alisin, pero hiniling niya na bigyan siya ng lakas na mapagtagumpayan nito. Maganda ho no para sa atin, mga Kristiyano ho ngayon. Sa panahon ho na tila ang naririnig natin ay pag nahihirapan ay sumuko, pag nahihirapan ay umayaw, pwede tayo tumingin sa halimbawa ng santa na ito na sa kabila ng hirap, kumapit kay Kristo. Sa kabila ng mga pagsubok, manalig at manalangin kay Kristo. Tulad po ng ating ebanghelyo ngayon, ang mga tao ay sumusunod saan man magpunta si Jesus. Hinahanap siya, sinusumpungan siya dahil nais nilang dalhin ang mga may sakit para pagalingin ni Jesus. Pero maganda rin makita sa isang tao na may sakit ay andyan pa rin ang pagpupursigi sa kabila ng karamdaman. Pinapanalangin na siya'y pagalingin. Pero andin diyan na riyan din ang paggabay ng Diyos na sa kabila ng paghihirap ay huwag sumuko at mas lalong magtiwala sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Itong baon natin ito ay pwede din natin no, maging gabay sa ating buhay Kristiyano na sa kabila ng ating mga discomforts na nararamdaman, sa kabila po ng mga tila'y stress na nararamdaman o paghihirap o mga pinagdadaanan, hilingin natin sa Panginoon na gabayan tayo, bigyan tayo ng lakas at patuloy niya tayong samahan sa ating paglalakbay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumulog sa Kanya. Ang ating itugon, banal na tagapagpagaling, mahabag po kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling,
Mabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway, kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Mga pangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso ay gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na kaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,